sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO at Dole Nueva Ecija. Ininaos ang Dole Tupad Orientation na dinaluhan ng 100 displaced workers mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Kabanatuan. Ito ay ginanap noong October 21 at 22, 2021. Sa programang Dole Tupad, binibigyan ng emergency employment sa loob ng 10 araw ang mga lubos na naapektuhan ng pandemya at nawalan ng trabaho. Ang mga nasabing programa ay naging posible sa pagtutulungan ni na Congresswoman Rosana Ria Vergara at Mayor Micah Elizabeth R. Vergara. Sa pangunguna ng City Economic Enterprise and Public Utilities Management Office, sinimulan na nitong October 18 ang paglilinis at pagsasaayos ng mga public cemeteries dito sa lungsod ng Kabanatuan. Ito ay bilang paghahanda sa pagdalaw ng mga mamamayan bago isarado ang mga sementeryo sa October 29 hanggang November 4, alinsunod sa Nueva Ecija IATF Resolution No. 7, Series of 2021. Sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office, ginanap nitong October 19, 2021 ang payout para sa 42 senior citizen na beneficiaries ng social pension mula sa lungsod. Ang bawat beneficiary ay nakatanggap ng 6,000 piso mula sa national government pagkatapos na mailalim sa assessment at validation ng DSWD Regional Office 3 at CSWDO. Ang 42 benepisyaryo ay karagdagan lamang sa kabuuang bilang ng pensioner sa buong Kabanatuan na may bilang na 1,108. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa City Hall Compound. Samantala, inihatid naman sa kani-kanilang mga tahanan ang social pension ng mga bedridden na senior citizens. Patuloy ang pamimigay ng newborn packages para sa mga magulang na nagparehistro ng kanilang bagong silang na anak sa Office of the Local Civil Registrar. Ito ay inisyatibo ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara at ng pamahalaang lungsod upang magkaroon ng magandang panimula ang mga bagong magulang na residente ng lungsod ng Kabanatuan. Nitong October 19 to 21, 2021, isinagawa ang pamimigay ng pamahalaang lungsod ng Kabanatuan ng necessity packs para sa mga senior citizens sa iba't ibang barangay sa lungsod. Kasama muli sa nasabing pamimigay ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Pagpapatuloy ito sa programa ng pamahalaang lungsod na maiparamdam lalo ang pagmamahal at respeto sa mga senior citizens sa ating lungsod. Ang pamahalaang lungsod ng Kabanatuan ay patuloy sa pamamahagi ng food assistance para sa mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Katuwang muli rito ang City Social Welfare and Development Office. Ito ay ginanap noong October 18 to 22, 2021. Upang masigurado ang kaligtasan ng komunidad, pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagsasagawa ng disinfection sa iba't ibang lugar na mayroong nagpositibo sa COVID-19 nitong October 18 to 22, 2021. Patuloy ang pagbibigay ng COVID-19 vaccine sa mga mamamayan ng iba't ibang barangay sa lungsod ng Kabanatuan, kabilang na ang Barangay Patalak, Kalikid Norte, Kalikid Sur, Kabu, Camptino, Bagong Buhay, Makatbong, Komunal, Kalawagan, Pangatian, Bangad, Bagong Sikat at Bakero nitong October 18 to 21, 2021. Ito ay sa pamamagitan ng Kabanatuan City COVID-19 Mobile Vaccination Program. Layunin ng programang ito na mailapit sa mga mamamayan lalo na para sa mga malayo sa sentro ng lungsod ang libreng bakuna laban sa COVID-19. Patuloy rin na isinasagawa ng pamahalaang lungsod ang COVID-19 vaccination para sa priority groups na A1, A2, A3 at A4 sa iba't ibang vaccination sites sa lungsod. Nagpapasalamat naman ang pamahalaang lungsod sa pangunawa ng mga taga-Kabanatuan na matiyagang naghihintay para sa kanilang bakuna.